simbahan ang matayo sa Panginoon. Right. Right. That's why believers pulling away shall wax worse and worse right. in the last days. Right. Number four, not only the believers pulling away the obsession of the worldliness, the wickedness of man, but number four, the seducers and the seduced shall wax worse and worse. Ang mga mandaraya, ang mga manlilinlang at mga nalinlang. Sabi namin sa mga estudyante, walang manginilag kung walang nagapa-ilag. Sabi ko, ayaw magpailag sa duga, ayaw magpalinlang sa mga pusher, ayaw magpalinlang sa mga pumisa nila na ganito ganyan, masaya ka, maligaya ka, maabot mo ang langit pag nagduga ka. Dahil walang panginilad kung walang nagapahilad. Right. But in the last days, the seducers and the seduced, ang mga manlilinlang at ang mga malinlang shall wax worse and worse. Go back to our text in 2 Timothy chapter 3, verse number 13. At sabi po sa ating texto, evil men and seducers shall wax worse and worse, deceiving and being deceived. So dumarami ang mga manginilad sa sitwano. Marami ang mga deceivers at marami din ang madeceive. So it's either ikaw ay deceived or seducers ka sa panahon na ito. But thank God, if you stick to the Bible, if you stick to sound doctrine, amen. If you believe on the preaching of the whole counsel of God, hindi ka magiging biktima ng mga seducers sa ito. Dahil right. ito ang magkikip sa iyo. Amen. Ito, ang Bible na ito amen. Ang magkikipta sa iyo. Right. Amen. Sabi po sa banal na kasulatan, ito po sa 1 John chapter 2. Go to your Bible. Amen. Don't just take my word. Check it with what the Bible says. Amen. Dahil delikado na maniwala lang tayo sa salita ng tao. Right. In verse number 26, ang sabi po dito, these things have I written unto you concerning them that seduce you. But the anointing which ye have received of him abideth in you, and ye need not that any man teach you, but as the same anointing teacheth you of all things, and is truth, and is no lie, and even as it hath taught you, ye shall abide in him. Amen. Right. So anong tinuturo po dito? Ang tinuturo po dito, make the Bible as your basis of judging what is right and what is wrong. Right. Amen. Huwag kang mag-decide sa sarili mo. Minsan magkamali tayo. Minsan ang ating mga desisyon magkamali. Use the Bible as the standard of judgment. Amen. Napakalungkot ang sabi ni Peter po bago ako pupunta sa pinaka-last. 2 Peter chapter 2. Tignan niyo po ang prophecy ni Peter patungkol po sa mga seducers at ang mga ma-seduced. 2 Peter chapter number 2. Ito po ang sabi niya, but, verse number 1, but there were false prophets among the people, even as there shall be false teachers among you, who privately shall bring in damnable heresies. Anong dadalhin nila ng mga pagtuturo ng mga heresies? Did say, damnable. Makakasira, makakabungkak kung sa sitwano pa. Damnable heresies. Then ano ka ang sabi ng Bible? Even denying the Lord that broke them and bring upon themselves with destruction. Now look at the converts. Ilan ba ang converts? Verse number 2. And few. Tama? Many. Many. Right? And many. Sa
dilim sa katotohanan. Amen. Huwag kang madala sa tinatawag na number. Right. Ang success na kabase sa number, walang masama sa marami. Walang masama na marami ka maabot. Pero malungkot maraming mga simbahan ngayon na pag maliit ka, hindi ka na sa Diyos. Kailangan ba yung thousands ka? Hindi po totoo yun. No, right. God is not looking for numbers. God is looking for the quality of our heart. Amen. 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 Eh, sa panahon ni Noah, walo lang ang naligtas. Right. Eh, millions lahat na pahamak. Hindi ko sinasabi na hindi na tayo mag-multiply. We have to multiply. Right. If we can do all what we can, ay abutin natin ang lahat ng kabulisan, ang lahat ng mga young people sa university, yan ating goal. Pero huwag natin kung ibasigan ang success natin dahil nagkamali tayo ang numero hindi basihan ng success. Right. So yan po ang ating mabasa, the last one, number 5. Not only the seducers and the seduced shall wax worse and worse, but number 5, the enemies of the cross of Christ shall wax worse and worse. Sa huling sandali ng period of grace, at malapit na tayo sa end of this dispensation. Kasi kung pag-aralan natin ang period of time na ang Diyos ang nagdidil sa tao, we are now on the 6th dispensation. The innocence, conscience, the human government, the promise, and the law. After Moses, we have Christ, the 6th period, which is the dispensation of grace. Oh. At ang end ng grace na ito ay ang rapture. At then papasok si Antichrist. Pero bago darating ang rapture, the enemies of the cross of Christ shall wax worse and worse. Oh. Look at what is happening. Never in the history na all out ang ISIS. Ngayon lang nangyari, 10 years ago to the present, talagang brutal ang behaving. Ang NPA ay grabe ng atake. In spite sa ginagawa ng mga gobyerno, in spite na bibigyan ng Panginoon ng magagandang mga presidente, they are all out war. Ang kanilang kusada against the government, is that accidental? No. It is prophesied in the Bible. Amen. Right. And all these evil men, lahat ng ito, na enemies of the cross of Christ, will drink together to make the Antichrist as the one world ruler. Right. The healing is the capital punishment. Watch your YouTube about ISIS, and even in Beijing now, they're starting to copy what the ISIS is doing, beheading their victims. Ano ba ang capital punishment ni Antichrist sa tribulation? It's beheading. Right. That's right. So they are now starting to condition the mind of people. Mga kapatid, let us rise up and fight the good fight of faith. Amen. Rally against these people. Proclaim the gospel. Amen. Because the gospel is the power of God unto salvation. I have the power. We don't have the power. The power we have is the gospel of Jesus Christ. Amen. Right. No brutal enemy, no perfect enemy can stand against the Lord of God. Amen. Amen.